Ako ang inyong guro, si Teacher Bernadette P. Junyo. Maaari nyo rin akong tawagin mong Badet. Tayo ngayon ay nasa Milk Base Mojurik 3. Handa na ba kayo magsimula? Okay, so bago tayo magsimula, maghanda muna kayo ng mga kagamitan na maaari nating magamit. So, ihanda ang inyong lapis, module, at papel. Handa na ba sila? Lika na! Sisimulan ang ating aralin ang mga inaasahan ninyong matutunan. Una, na ibibigay ang kasing kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng gamit nito sa pangungusap o payawatig ng kontekstwal. Ikalawa, nakabubuo ng maikling talata tungkol sa binasang kwento o teksto. At ikatlo, nasasabi ang paksa o tema ng binasang teksto. Bilang panimula, ating subukin ang inyong paunang kalaman kaugnay ng ating paksang aralin sa araw na ito. Okay, pumili ng tamang larawan na angkop sa bawat pangungusap. Ikaunang bilang, manatili sa loob ng bahay. Ano ang tamang sagot, A or B? Okay, kung ang inyong sagot ay A, mahusay. Ikalawa, maging malinis sa katawan. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Ano ang inyong tamang sagot, A or B? Kung ang inyong pinili ay B, very good, mahusay. Ikatlo, takpan ang iyong ubo at bahing. Ano ang sagot, A or B? Kung ang inyong sagot ay A, mahusay mga bata. At ikaapat, pagpapanatili malinis ang pagkain. Ano ang inyong sagot, A or B? Kung ang inyong sagot ay A, very good. Magaling. At ang ikahuli at ikalimang bilang, paglinis ng kapaligiran. Ano ang inyong sagot, A or B? Kung ang inyong sagot ay B, very good. Palakpakan natin ang ating sarili. May papakita akong isang video clip. Panoorin at unawain mabuti dahil ito ay may kaugnayan sa ating paksang aralin. Handa na ba kayo? Okay, mga bata, tungkol saan ang inyong napanood? Tumpak. Tungkol ito sa COVID-19.
particular sa mga paraan kung paano ito mabilis na kumakalat. Ano ba ang COVID-19? Ang COVID-19 o Coronavirus 2019 ay isang epidemyang laganap kung bakit tayo ay nasa ganitong sitwasyon ng ating pag-aaral. Maari kang mahawaan ito kung hindi susundin ang mga paalala upang makaiwas sa sakit na ito. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay ang Mensahe ng Kwentong Binasa na isinulat ni Nagay Nalika at Jenny Rose Milevo. Basahin at unawaing mabuti ang kwento at alamin kung ano ang mensahe nito. Handa na ba kayo mga bata? Ang pamagat ng ating kwentong babasahin ay paalala laban sa COVID-19. Isang umaga, nagbukas ng telebisyon si Bok, ang batang mahilig magtanong. Napanood niya ang isang patalastas mula sa GMA7 tungkol sa mga paalalang dapat sundin at isagawa upang makaiwas sa COVID-19. Inay, ano po ba ang COVID-19? Tanong ni Bok sa ina. Anak, ang COVID-19 o Coronavirus 2019 ay isang sakit sa paghinga ng tao na sanhi ng bagong virus na maaaring kumalat sa bawat tao. Paliwanag ni Aling Bining sa kanyang bunsong anak. Napanood mo ba ang patalastas tungkol sa mga paalala laban sa COVID-19? Tanong ni Aling Bining kay Bok. Opo, inay. Magalang na sagot ni Bok sa ina. Ano-ano naman ang mga paalalang iyon? Pag-uusisa ng ina sa bunso. Nay, marami pong mga paalala laban sa COVID-19. Narito po at iisa-isahin ko ang mga pangunahing dapat nating gawin para makaiwas sa sakit na ito. Una, manatili sa loob ng bahay. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Ikalawa, palagi ang paghugas ng mga kamay. Ikatlo, gumamit ng sabon at malinis na tubig. Ikaapat, magsuot ng face mask at mag-alcohol. At ikalima, dumistansya sa mga tao. Ang husay naman ng aming bunso, papuri ni Aling Beding. Nay, paano po kung hindi natin masunod ang mga paalalang ito sa atin? Muling pag-uusisa ni Bok sa ina. Sa palagay mo anak, ano kaya ang maaaring mangyari? Pagbabalik tanong ni Aling Beding kay Bok. Ayon po sa patalastas, maaari po tayong mahawa at magkasakit ng COVID-19 na pwede po magdulot ng ating kamatayan kapag hindi ito nagamot kaagad. Pagpapaliwanag ni Bok sa tanong ng ina. Tama, anak. Kaya, wika ni Aling Bining kay Bok. Kaya, ang mga paalala laban sa COVID-19 ay gagawin at susundin ko po. Nating lahat, inay. Pagpapatuloy ni Bok. Naunawaan niyo ba ang mensahe ng kwentong binasa? Ating alamin. Batay sa inyong mga kasagutan, malalaman ko kung hanggang saan ang inyong naunawaan. Para sa unang gawain, panuto, ibigay ang kasing kahulugan na nakahilis na salita sa pangusap. Gamitin bilang gabay ang jumbled letters sa kahon. Pumili ng kasing kahulugan ng salitang nakahilis sa dalawang titik, a or ba. Unang bilang, kumakalat ang epidemya sa buong mundo na lubang mapanganib sa lahat ng tao. Ang salitang nakahilis ay epidemya. Alin ang tamang sagot, a or ba? Very good. Ang tamang sagot ay A. Ikalawang bilang, nagbigay ng babala ang pamahalaan para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang salitang nakahilis ay babala. Alin ang tamang sagot, A or B? Mahusay. Paalala. Letter B ang tamang sagot. Ikatlong bilang,
Nalaman niya mula sa palabas sa telebisyon kung paano makaiiwas sa COVID-19. Ang salitang nakailis ay palabas. Alin sa letter A or B ang tamang sagot? Tumpak. Letter B, patalastas. Ika-apat na bilang, sa kanyang pagtatanong ay naunawaan niya ang aralin. Ang salitang nakailis ay pagtatanong. Alin ang tama, A or B? Mahusay, letter A, pag-uusisa. At ikalimang bilang, kapag nasa mataong lugar, ikaw ay lumayo. Ang nakailis na salita ay lumayo. Ano ang tamang kahulugan ng salitang lumayo? A or B? Mahusay, letter A, dumistansya. Yan ang mga bagay na dapat nating naunawaan. Base sa inyong binasang kwento, subukin natin ang inyong pangunawa sa pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Okay, panuto? Basahin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwentong binasa. Isulat sa papel ang inyong sagot. Unang katanungan, anong paalala ang napanood ni Bok? Ikalawa, bakit ipinalalabas sa telebisyon ang paalala ukol sa COVID-19? Ikatlo, kung ikaw si Bok, bibigyang pansin mo ba ang mga paalalang ito? Sa paanong paraan mo ito gagawin? At ikaapat, sa kwentong binasa mo, anong mensahe ang pinababatid nito sa mga mambabasa? Kalima, dahil sa may alam ka na tungkol sa COVID-19, ibabahagi mo ba ito sa iyong mga kaibigan o kakilala? Bakit? Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sagutin ang sa inyong papel ang mga katanungan. Sa paglabas ng timer, magsisimula ang 2 minuto. Tayo gumawi sa gawain 3. Panuto? Tukuyin ang mensahe ng sumusunod na paalala. Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Unang bilang, manatili sa loob ng bahay, huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay. B. Huwag lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Ikalawang bilang, palagi ang maghugas ng kamay, gumamit ng sabon at malinis na tubig. Ano ang sagot? Tumpak. A. Ugaliing gumamit ng sabon sa paghugas ng kamay. Ikatlong bilang, magsuot ng face mask at mag-alcohol. Ano kaya ang tamang sagot? Very good. B. Dapat magsuot ng face mask sa paglabas ng bahay at huwag kalimutang gumamit ng alkohol. Ika-apat na bilang, dumistansya sa mga tao. Ano ang tamang sagot? Very good. A. Dapat may 1 metrong distansya sa bawat isa. At ika-lima, panatiling malinis ang kapaligiran at mga pagkain inihahanda. Ano ang tamang sagot? Husay ng mga bata. Siguraduhin laging malinis ang pagkain at kapaligiran. Tipit ba? Ang dapat tandaan? Para sa ating panghuling gawain sa araw na ito, galing mga bata, kinagagalak kong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Binabati ko kayo. Dito nagtatapos ang ating aralin. Paalam!